Ang araw pong ito ay napakaganda, una sapagkat ito po ay araw ng mahal na Birheng Maria. Ating dinadama ang katotohanan na walang ulila sa pag-ibig ng isang ina, sapagkat nararamdaman natin ang pagmamahal ng isang ina sa ating mahal na Birheng Maria. Kung may isa pong maliwanag sa pagharap natin sa Diyos sa mga sandaling ito, ito'y ang katotohanan na tayo ay nagtataglay ng pananalig sa Diyos. Kaya tayo humaharap sa Diyos. Kaya tayo lumalapit, lalo't higit kay Santo Padre Pio, sapagkat tayo'y may pananalig sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ang nagdala sa atin sa mga sandaling ito upang sa gitna ng panghihina ng ating katawan, panghihina ng ating kaluluwa, panghihina ng ating espiritu, nandito tayo, tumatayo tayo sa harapan ng Diyos. Marami po tayong problema, marami tayong inaasikaso sa buhay, marami tayong krus na binubuhat sa buhay, pero heto tayo, humaharap tayo sa Diyos, lalo't higit sa tulong ng biyaya ng panalangin ni Santo Padre Pio. Bakit? Sapagkat may pananampalataya tayo. May pananalig tayo sa Diyos. Kung wala tayong pananalig sa Diyos, mga pinakamamahal, wala tayo sa dambanang ito at wala tayo sa harapan ng Diyos. Salamat sa ating pananalig. Salamat sa ating pananampalataya. Natututo tayong tumayo sa harap ng Diyos. Kahit tayo'y hinanghina at kahit tayo'y bagsak na bagsak, salamat sa pananampalataya. Ano yung nakikita natin sa mga pagbasa ngayon na maliwanag na maliwanag na bunga ng pananalig sa Diyos? Ano yung nakikita natin? Hindi lamang sa mabuting balita, kundi maging sa unang pagbasa kay Abraham na tinatawag nating ama ng ating pananampalataya. Anong nakikita nating bunga ng pananalig? My dear brothers and sisters, if there is something that is very clear, faith has the capacity to shape our character. Faith has the capacity to shape our character. Ang pananampalataya ay may kakayanan na hubugin ang ating pagkatao. Kung kaya't ang pagkatao natin ay naglalantad kung anong uri ng pananampalataya mayroon tayo at kung kanino tayo nananampalataya. Yung pagkatao natin mismo naghuhumiyaw kung anong pananampalataya mayroon tayo, kung kanino tayo nananampalataya. Kaya po yung ekspresyon nating mga Pilipino ay napakaganda. Yung isang taong mahilig sa pera, ano po yung tawag natin sa kanya, nating mga Pilipino? Pag ang tao'y mahilig sa pera, anong tawag natin sa kanya? Mukhang pera. Bakit? Sapagkat yung pagkataon niya, hinubog na ng pera. Hinubog na ng pera. Mukhang pera. Sapagkat hinubog na ng pera. Ibig sabihin, nagkakamukha ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at kung anong sinasampalatayanan niya. May mga taong gahaman sa kapangyarihan, kaya mukhang kapangyarihan. Nagwawala kapag nawawala ang kapangyarihan. Sapagkat ang pagkatao'y hinubog ng kapangyarihan. May mga taong naghahanap ng kasikatan,
na kapag hindi nabigyan ng pansin, ay naghihinanakit at nagagalit sapagkat ang pagkatao'y hinubog na ng pagnanais na maging tanyag at maging kilala. Mga pinakamamahal, iba ang pananampalataya. Iba ang pagkatao ng may pananampalataya. Iba ang hubog ng pagkatao ng isang taong may pananampalataya sapagkat ang humuhubog sa kanya ay ang Diyos. The character of a man of faith is shaped by God Himself. Kaya iba ang kanyang pananaw sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang isip ng Diyos ay kakaiba sa isip ng tao. Ibang tibok ng kanyang puso sapagkat ang puso niya ay hinubog ng Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay pinanday ng Diyos. Ang kanyang pagkatao ay hinuhubog ng Diyos. Mga pinakamamahal, ito ang pananampalataya. May kakayanan na hubugin ang ating pagkatao. Anong pagkatao yung makikita natin? Sa unang pagbasa po ay nakita natin yung karanasan ni Abraham nang may nagpakitang tatlong lalaki sa kanya sa ilalim ng puno ng Mamre. At sa tradisyon po ng Iglesia Katolika, ang tatlong lalaking ito na nagpakita sa ilalim ng puno ng Mamre ay tinatawag nating Epifania. Anong ibig sabihin ng Epifania? Pagpapakita ng Diyos. Pagpapakita ng Diyos. Kaya naman, nakita natin yung kagandahang loob ni Abraham sa mga lalaking ito. Sukdo lang ibigay niya ang lahat ng kanyang kayang ibigay. Kay ganda ng kanyang kalooban. Ano yung kailangan ninyo? Kailangan ba ninyo ng pagkain? Kailangan ba ninyo ng tubig? Kailangan ba ninyo ng matutulugan? Halina kayo. Anong ganda ng kalooban ni Abraham sapagkat siya'y may pananalig sa Diyos? Mga pinakamamahal, ang isang pusong hinubog ng pananampalataya ay isang taong nagtataglay ng may magandang kalooban. My dear brothers and sisters, let us beg the Lord to give us goodness of heart. Goodness of heart. Hindi na muna natin pag-uusapan kung anong malaki ang magagawa natin. Sapagkat kalimitan na may wala tayong masyadong magagawang malaki. Sapagkat limitado yung pagkatao natin, limitado yung kakayanan natin, limitado yung kaya nating gawin. Pero hindi limitado yung kagandahan ng loob. Goodness of heart cannot be limited. And as a matter of fact, goodness of heart can bring into reality even impossible things. Yung magtaglay ka ng magandang kalooban, kapatid, kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang gumawa ng himala. Yung may maganda kang kalooban, kaya niyang gumawa ng himala. At sa panahong ito ng pandemya, nakikita natin kung anong himala ang kayang gawin ng isang taong may magandang kalooban. Inaalaala natin ang mga frontliners, mga doktor, mga nurse, maraming mga naglingkod hanggang kamatayan sa mga taong hindi nila kaano-ano, ni hindi nila kamag-anak, ni hindi nila kapamilya,
Pero dahil sa paglilingkod, sila mismo ay nahawahan na ng pandema ng COVID-19. Ng virus ng COVID-19. Bakit? Anong sikreto nila? Anong mayroon sila? Mga pinakamamahal, kagandahan ng loob. Kagandahan ng loob. At salamat sa kanilang kagandahan ng loob. Kaya sila'y araw-araw nating ipinagdadasal sa misa, lalo tingit dito sa pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat sa kanilang kagandahang loob na hindi na natin kayang ibalik. Salamat sa kanilang kagandahang loob sapagkat kahit sa gitna ng pandemya, nakakahinga tayo ng maluwag. Salamat sa Diyos. Kita ninyo kung anong kayang gawin ng kagandahan ng loob, na anong ugat nito, pananalig natin sa Diyos. Kaya naman, kung inyong nararamdaman na parang kinakapos na tayo ng kagandahan ng kalooban, kapatid, magdasal ka sa Diyos. At anong hihilingin mo sa Diyos? Panginoon, dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. Yung halimbawa ho na ikaw ay titingin sa iyong asawa at parang wala ka ng ibang nakikita kundi bisyo. Wala ka ng nakikitang maganda sa kanya. Parang ang tingin mo sa kanya ay ang sama-sama. Kapatid, kailangan mo ng mata ng pananampalataya. Yung kapag titingin halimbawa kayo sa inyong anak, ang makikita nyo lamang ay masama sa inyong anak at parang wala nang mabuti. Kapatid, kailangan natin ng kagandahan ng loob. Kagandahan ng loob upang makita natin yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa lahat. The grace of God is at work in everyone's heart. In everyone's heart. That is why we have the capacity to be good. We have the capacity to be good because the grace of God is at work in us. No matter how sick we are, no matter how destroyed we are capable of being good because the grace of God is at work in us. And we have to see that. We have to realize that. We have to grasp that. Kapag hindi natin nakita sa mata ng pananampalataya yung kagandahan ng kalooban upang makita sa kapwa ang maganda, anong gagawin natin sa makasalanan? We will eliminate them. Anong gagawin natin sa kriminal? We will kill them. Anong gagawin natin sa mga drug addict? We will want to eliminate them from our society because we no longer recognize the grace of God working in them. Mga pinakamamahal, mahalaga sa atin ang pagkilos ng biyaya ng Diyos, ang pagkilos ng pananampalataya upang makita natin ang ganda ng ating kapaligiran. When we look around through the eyes of faith, we see beauty after beauty, grace after grace, blessings after blessings, because we possess genuine and profound faith in God.